good nun, mga kabibig at kilogi. So, driving tayo ngayon, going to Rosario, Batangas, I mean Padre Garcia. So, sinusundan natin si Bob. Ibablog natin yung farm ni Kuya Martin Escolin. Tama natin si Batang, ayan. Tsaka si Pabs, o Batang, may isa shoutout ka ba? Shoutout sa mga tropang Alegre. Ayun. So ito, bibisitahin natin yung dinidevelop na farm ni Kuya Martin Escolin. Alam mo naman tayo, spoiled tayo kay Kuya Martin. So ibablog natin, although hindi pa totally developed, pero malapit na, malapit na, malapit na. Tayin natin. Hindi ko alam kung gano'ng kalayo to. Hindi ko alam kung gano'ng pangalan ng barangay. Basta nasunod lang kami. So yung isang aso dadalhin ko dyan, yung isang Belgian. Although yung isang Belgian ko ay na disgrasya, yung si Green, kahit pinagamot ko, eh meron pa naman tayong backup doon. Eh syempre, pag nangako tayo eh, kahit anong mangyari eh, yung pangako eh matuloy yung pangako. O Pab, sino siya shoutout mo? Si parang Paul? Shoutout, Paul Fernandez, parang Paul. Matagal na kitang hindi nakikita. Pakita na daw. Ayun, tayo bumarik na lang, maigi-igi. Pagpapatay na lang kambing. Nami-miss ko na yung mga tawanan at kwent. So, paring Paul Fernandez ng Kanlubang. Oh, kita tayo sa farm. So, ito na. Andito na tayo sa city. RGM Farm. Ano pangalan? RGM Farm. RGM. So, ihihingi natin to ng abiso kay Kuya Mart na kung okay lang na i-vlog ko. Siyempre, baka hindi pa nagsisimula yung mga magnanakaw dyan, nagpaplano na rin. Alam niyo naman, siyempre, pag sikat ang breeder, kasali yan sa problema ng isang breeder. Eh, sana naman, huwag naman, eh kasi malaki ho kapital, hindi ho biro ang kapital sa isang pagmamanok. So Batang, paki-video mo muna. Well, tubuhan o. So yan o, tubuhan o. Parang yung pinuntahan namin sa Quezon. So tubuhan talaga. So ito paligid pala, parang ito na siguro, may bakod eh. Yan na siguro, ah hindi pa. Lumampas pa. Oh, yun ang magandang upahan, malapit. Pero malayo pa rin to sa kalamba. Ay, delikado naman sa bunga ng nihog. Ha? Puro nihogan eh. Ay, yun ang natututong umilag yung manok. Pagbabaksak ko ng nyog, nyaw! Sabay kise, robos daw, sabay kise, sabay talop daw. Oo. Pagdating ng may-ari ng nyogan, ay panggata. Huwag masyadong tutukan ng kotse, baka gawa ng plaka. Yan, ganyan lang. So, nakakasakop dito, Rosario. Tama ba, Bata? Padre Garcia. Ah, Padre Garcia. So, parang andito na kami. Hindi naman mataas yung may truck pala kaya ano. Alalampas yung truck. Hindi, matras din tayo dyan. Nadaan,
Wala pa. Tumabi eh, tumabi. Wala namang driver. Ah, meron. Visit naman siya mag-tin. Hintayin natin. Hindi naman natin alam eh. Ayaw kong ilusong dyan. Hindi mo nasunod eh. Hindi ba? Oh, wala. Post mo muna. Nag-continue ba yung number? O bago? Nag-continue. Ano ka no? Asa na? Hindi, mali andan. Oh, hindi. Baka kasama yan. Hindi, remember ako din. Yan na nga oh. Check it nata. Nag-basel na eh. Ayan, may iwan ka na dyan, batang. Malayo-layo rin mo na. Dadating kaya mga bataan mo dito? Oo, oh, hindi. Haka ako. Danger. Electric fence. Juanito, ang pinto! Ay, hindi mapapasok. May kuryente, o. Oh. Nako. Iisa ata na bubuksan. Ay, buksan ang dalawang gate, no? Patay ang kalapati dyan, no, Pabs? Oo. Ayan, no, may mga kuryente bakod. Hindi, hindi yata na ano dyan mga kalapati sa ganyan. Mga ibon, hindi. Hindi. Mga tao lang. Tao lang talaga? Kasi may grounded kamay ng tao, eh. Ang kalapati kasi may ano pang parang may plastic ang ano. Ganda nga. Siyempre Kuya Martinez kulin yan. So dito na tayo. Wow! Ay, maliit lang pala oh. Malaki yan! Ganda pa yun yung ano rin lang, parang 2 hectare yan lang din yan, no? Hindi, hindi siguro, hindi ko hindi natin alam. So yun na si boss, ha? Post ko muna ulit. Hindi na, so eto na yung recording area oh. Ganda. So 2 hectare andi dito to sa Batangas. So andun sa loob si Kuya Mark eh, papatapos namin yung gusto niya matapos yung kanyang pag-iistayan. Eto Rueda to. Madami pa daw gagawin dito, sabi ni Kuya Mark. So, continue yung paggagawa dito ng mga tao. Pero yung sa Rojas, yung gap nitong TP sa another TP, parang 20. Pero ito, ang laki na nito. Ang laki na ng space niya. Biray mo, oh. Yung isang TP to another TP, napakalaki. So, ito yung cording area ni Kuya Martin Escolin. O, Pabs! Shout out! Kasama si Kuya Mart. So, ayan, yung room. Yung bahay. So, ito yung room ni True Blood. Pag dito ako magbabakasyon. Ito, tanggapan to ng bisita. May mga table-table dyan. So, meron na rin ilang pirasong manok nito. Pero may pinaglalaanan yan. May paggagamitan. Malaki to, malaki. Ang dami din. So yan, ipashare ko kayo.
dito sa farm ni Kuya Mart. Ha? Paps, gumala ka nga muna doon, i-video mong ganun. Gala ka doon, yung mga ano. Dito ko lang sa tabi, bago bumalik ka. Huwag kang didikit, dyan lang sa may tali niya. Dini pala yun, oh. Pag buwan dito, sa'yo niya. Tsaka kilala ko po yan. Okay, naman. Okay naman ito mga tao. Kung mga taga-Rosh lahat ng tao. Yung isa kilala ko, ang tagal niya sa Rosa eh. Ah, si Rene. Ah. Anak ko yun. Ah. Diba minsan yun ang kahero ko? Hmm. So, Pestag. Malapit na. Kasama ka ba doon? Opo. So yun nga, ito yung recording ni Kuya Martin. Tapos napansin ko, ito yung ginagawa niyang paltak or ibinabaon sa lupa na siyang pinagkakapitan ng tali ng manok. So yun, ito yung nasa ilalim. Hindi na niya kayang mabuno to, ang bigat nito. Hindi na rin niya kayang madala. Eh nakabaon pa siya sa lupa. Hindi niya kayang dalhin yan, no? Kahit hindi nakabaon, no? Hindi na kayang dalhin ng manok, no? Yung isa nito. Oo nga, binabaon. Pero kahit siya eh, mabunot pa, hindi na yan kaya. So yung tali, yan ang nasa ilalim. Hindi tulad ng ginagawa ng kalimitan, baka lang. Kaya napuputol, nakakawala manok. So yun, minatawag. Nakukot na naman ang vlog. Putol na naman, hika lang. So yun. So yun nga yung binabaon dyan. Oh. Tingnan nyo naman ang mga tipi. Oh. Yan ang mga kakapal. Oh. Dos ang kapal. Mga 20 siguro ang gap niya, 20 meters. Ito tsaka yon, 20 meters ang diferensya niyan. So ito yung mga manok na nandito pa lamang sa Batangas. So Gilmore. So ang ganda ng cording kaya mga tiniskulin. So igagala ko kayo kahit wala pang manok. So yan o, ganda. Makapag-uwi muna ng mga lima. Straight com, oh. Ang ganda ng straight com. Oh. Wow na wow. Sana umabot yung manok dito sa Batangas.
Kasi sabi ni Kuya Martin, yung National Dawn, February Bon, sinisimula nang maubos. So sinisimula nang madaming kumuha. So alam nyo naman, yung mga mahihilig sa stag, mas maaga kumukuha na sila. So ang linis ng pan. So naglalagay ito ng takbuhan ng tubig. Tulad ng ginagawa ko, kinuwento ni Kuya Mart. Pag umuulan, inabangan niya talaga na umulan. Tapos pinag-aralan kung saan pumupunta or nag-iipon yung tubig. So yan, pinalagay niya ng ginawa niya ng paraan. So doon ang takbo sa labas. So yan ang kinakapit na tubo. So yan. Biruin mo yan, oh, trabaho para lang sa manok, para maganda yung ating manuka. So yun, another gradation. So ito yung cording area dito sa Padre Garcia to, Batangas. So ang talian dito more or less 600. Tama naman ang mga pasong gamit ni Kuya Mart, oh. Talagang pwedeng lagyan ng oros caldo. Oh. Tingnan nyo, oh. Ayan, oh. So yun, may tumatawag na naman po. Ha? Ang alin? Oo nga. Ayaw ni boss niyan, eh. Madulas. Ito mga ano. Isa nga na. Laruan ni boss yan. So ito ang tanggapan ng bisita. Oh, ay si Wado. Mapapalaban si Batang. Hanggang dito na lang tayo. Magpapaalam na po ako. Ito po si Randy Hebron TV. Salamat po. Puro po. Huwag pumalo, ha? National, boss? National? Ano, local? Si Pabo, oh. Ang kabitawan. Si Boss Mart, oh. Iba ka, Bo. Iba ka, Pabo. Gimana lang. Ito dito, malamig na, eh, oh. Malamig na rin. Oh, yan. Katulad na ng mga nandaw na pungos. Parang hindi na dugo. Parang pangalang dugo.
straight ko, me. Pag gantong gusto na hindi naman pambilis ka din quality. Hindi mo na tayo. Tali ko na pa. So yun. Galing? Wag na, Pabs. So, mapuputulan naman ang vlog natin.